Panginoon, alam niyo ang aking puso. Alam kong hindi ako ganun palasa at umaasa sa inyo. Ngunit, sakit na ng unos na ito. Alam kong may pag-asa pa. Tao po! Panginoon, alam kong may pag-asa pa at gagawa kayo ng paraan. Alis. Ilang beses ko ba sasabihin sa inyo, nakaka-graduate ko lang ng medicine, kaya hindi ko kailangan yung mga health books nyo? Ayun naman po pala, ma'am eh. Eh di mas madadagdagan po yung kaalaman niya sa... Wala! Umalis kayo sa pintuan ko! Mark! Uy! Ano naman pinaproblema mo? Ano ba naman to? Hindi ko naman inakala na ganito pala kahirap yung gagawin natin. Akala ko ba yung mag-a-advertise lang tayo ng mga libro tapos mabibigyan na tayo agad ng mga pera. Hindi ko naman alam na mabibilad pa tayo sa init ng araw. Alam mo, Mark, ganun talaga kapag umpisa. Uy! Mark! Uy! Uy, Miguel! Uy, Mark! Uy, pre! Sa kayo? Sa paglakas, boss. Eto, patuloy pa rin umaasa sa Panginoon na makakakita ng mga taong nangangailangan ng libro natin. Alam niyo na mga mahirap makahanap ng timing ngayon. Kasi alam niyo naman laban ni Pacleb eh, di lahat nanonood sa mga TV nila. Ganun ba yun? Ay, naku, Ian, diyan ka na naman eh. Alam mo, mas maganda nga yung timing natin kasi nasa bahay nila yung mga tao. Mas marami tayong matutulungan kaluluwa. Ganito na lang, para di na tayo mainip. Mood na lang tayo sa amin, para. Ganito na ako ah. Ito lamang po ang aming hiling at dalangin. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, guys. Bago kayo umalis, sahatiin muna natin ang grupo sa dalawa. Kayo, Rhea, Jenny, Margaret at Allen. Sa Santa Rosa, Laguna kayo pupunta para mag-canvas. Sasakay lang kayo ng jeep sa palengke na papuntang Balibago. Eh, 40 pesos man ang magagastos nyo. Alam kong mas mahal ang kaluluwa kaysa sa pamasahe. Wow! Kayo namang mga lalaki, Taj, Ian, Miguel at Mark. Mark! Doon naman kayo sa Tagaytay, kaya mas malapit ang lokasyon nyo. Kaya pabutihin nyo ah. Oh, alam nyo na yung gagawin nyo. Siguro ano, mas maganda kung yung approach nyo, parang pleasing lang, medyo, mas mahinahon. Kaya nyo yan, alam kong sa tulong ng Panginoon, kakayanin natin. Excuse me, Pia. Sige. Mark! Tara! Miguel. Ano kaya kung maghiwalay muna tayo? Ha? Bakit naman? Wala. Narealize ko lang na lagi na lang ako nakadepende sa kakayahan ng isang tao. Ngayon, gusto kong ma-experience yung tulong niya, personally. Eh kung yan naman pala yung dahilan, sige. Basta, mag-iingat ka lang ha. Sige, Miguel. Okay. What?
Magandang tanghali po. Ako po si Mark. Isa po akong representative under ng Philippine Publishing House. At nandito po ako para magbigay ng serbisyo sa pamamagitan ng mga librong ito. Napansin ko parang malungkot ka ngayon. Alam ko nabasa mo na to, pero kung aasa ka sa sarili mo, walang patutunguhan yan. Pero kung sa kanya ka aasa, may dahilang pag-asa para sa'yo. Lagi mong tatandaan, hindi ito tungkol sa pera, tungkol ito sa kaluluwa. Hindi rin ito tungkol sa atin, tungkol ito sa kanya. Panginoon, ayokong umasa sa sarili kong desisyon. Ako'y aasa at patuloy na magtitiwala sa inyong karunungan. Ituro niyo sa akin ang pupuntahan kong bahay, Panginoon. Ituro niyo. Rhea? Anong ginagawa mo? Opo. Tao po. Tao po!
Hoy! Sino ba yung katok ng katok? Ah, magandang hapon po. Ako po si Mark, isang representative ng Philippine Publishing House. Nandito po ako para magdala ng librong pwedeng makatulong sa inyo. Hindi ko na kailangan yan. Hindi, tsaka may ginagawa ko. Nanonood ako ng laban ni Pacquiao. Ah, ate, sa ganitong oras po, tapos na po yung laban. Eh, wala. Ano? Nanonood ako nung replay. Ah, ganun po ba? Mabilis lang naman po ito eh, wag po kayong mag-alala. Umalis ka na. Umalis ka na ng iyo kasi wala rin naman nagbabasa ng libro dito. Pauwi na po sana ako. Pero nakita ko po yung bahay nyo. Mabilis lang naman po ito, promise. Ano? Ah, ate. Ayos lang po ba kayo? Mukhang may dinadala kayong matinding problema. Wala to. Huwag mong intindihan. Hindi mo rin naman maintindihan. Ano pong ibig niyo sabihin? Sa totoo lang, galing akong hospital kaninang umaga. Sabi ng doktor ko, may ilang araw na lang daw akong pagkakataon para mabuhay. May cancer daw ako. Stage 4. Ma'am. Meron po ako ditong dalang libro. Ang Dakilang Pag-asa. Dalawang beses ko na po itong nabasa. At dito po, nakapaloob ang pagmamalasakit ng Diyos sa kanyang mga anak. Simula noon hanggang ngayon. At alam ko po, na sobra pong makakatulong ito sa inyo. Salamat. Walang bumibisita sa akin. Kahit yung mga pastor namin. Pero ikaw na hindi ko kilala, nabisita mo ko. At dahil dyan, sige, tutulungan kita. Babasahin ko yung libro. Ma'am, pwede niyo po bang ipangako sa akin na sa tuwing babasahin niyo yung librong yan ay may kasamang panalangin? Oo naman. Makakaasa ka. Pwede ko po bang matanong ang pangalan ninyo? Giselle. Giselle ang pangalan ko. Ma'am Giselle, pwede ko po ba kayong ipanalangin? Oo. Oo naman. Thank you.
just because he tapos pinalibutan kami bigla. Ah, oo. Tapos? Pia! Pia! Guys! Hindi kayo maniniwala sa nangyari. O bakit? Anong nangyari? Guys, merong isang cancer patient at nakakuha siya ng libro ng dakilang pag-asa. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. At syempre sa'yo, sa pagpapasugo mo kay Rhea para ituro sa akin yung bahay. Teka. Sinasabi mo bang nandun si Rhea sa Tagaytay? Oo! Nakita ko siya nakaputi, nakasinturon tapos tinuro niya yung bahay ng cancer patient. Teka, halika dito, Mark. Mark, imposible yung makarating si Rhea dun. Kayo yung nasa Tagaytay at sila yung nasa Santa Rosa. Imposible yun dahil ako mismo ang naghatid sa kanila sa terminal. Pero kung posible man, halos dalawang oras ang biyahe. Mark, hindi si Rhea ang nakita mo. Sigurado akong nagpadala ng anghel ang Panginoon para ituro sa'yo ang daan papunta sa bahay na yun.